And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kapatid ko, karibal ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ana. At ito, ang aking secret file. Second day of school, I met my first love. Very attractive siya sa personal. Maingay, hindi mahiyain. At yung galaw niya, talaga nga namang super cool. Unang tingin ko sa kanya, na in love agad ako. Sinabi ko nga sa kaklase ko na crush ko na yun. Ang hindi ko alam, sinabi pala nung kaklase kong yun, na crush ko siya. Hiyang-hiya ako, parang gusto kong magpalamon sa lupa. Then nagulat na lang ako na lumapit siya sa akin. Tapos bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Kasi akmang aalis na ako. Tapos sabi niya, huwag ka na umalis, dito ka lang. Kinilig naman ako. Kasi ako yung may gusto sa kanya. Pero para bang siya yung gumagawa ng paraan para maging close kami. Then uwian na. Hinintay niya ako. Sinamahan niya ako papuntang gate. Pero kasama naman namin yung mga ibang kaklase pa namin. Gusto niya, nasa tabi niya lang ako. And then nung sinabi ko na uuwi na ako, hiningi niya yung Facebook account ko. At hindi niya raw ako pauuwiin nang hindi ko siya naho-holding hands. Dahil gusto ko naman siya at kilig na kilig ako, edi pinahawak ko na yung kamay ko. At nakauwi na nga kami. Then bigla siyang nag-chat. Sabi niya, hanggang sa chat ba naman ako pa rin ang magpa-first move? Para bang naiinip na siya kasi hindi ko siya pinapansin. Kahit anong gawin niya. Naisip ko kasi magpakipot. So nag-reply na lang ako ng sorry. At ayun na. Tuloy-tuloy na ang pag-uusap namin sa chat. Ang bilis ng pangyayari. Naging kami. Then, VC-VC lang. As in, video call. Pinakilala ko ang kapatid ko sa kanya. At laking gulat niya na malamang magkapatid pala kami. Pinakita niya pa sa akin yung convo nila ng kapatid ko. Lagi pala niyang kinukumusta ang kapatid ko dati. At lagi niyang chinachat. Hindi ko akalain na magkakilala pala sila. At yun,
Hindi ko na masyadong inisip yun. Kasi lunod na lunod ako sa kilig. Well, natural lang naman siguro talaga na kiligin ako kasi unang jowa. Tanggap ko rin siya kahit alam kong marami siyang naging ex. Hindi ko iniisip na paglalaruan niya lang ako. Tiwala ako sa kanya sa sinabi niya sa akin. Marami akong naging ex, pero gusto ko ikaw na ang huli. Naniwala ako dun. So, lumipas pa ang mga araw. Lagi kami magkasama. Inuuna niya ako sa lahat ng mga lakad niya. Hanggang sa dumating yung araw na mas inuna niya yung barkada niya kaysa sa akin. Iniisip ko, aba, mukhang may ibang pinagkakaabalahan to ah. Unti-unti na siyang nagiging cold sa akin. Parang ayaw na niya sa akin. Kaya naman, kahit alam kong masasaktan ako, nakipaghiwalay na ako. Kasi pakiramdam ko, napipilitan na lang siya. Pakiramdam ko, hinihintay na lang niya akong makipaghiwalay sa kanya. Medyo awkward nga lang nung nag-break kami kasi nasa iisang school lang kami. Tapos, lumipas ang ilang araw. Nag-chat siya. Sabi niya, I miss you. Di ko akalain mag-chat siya ng ganun kasi akala ko masaya na siya kasi nga ni-let go ko na siya. Yung pala, naisip niya rin yung pagkawala ko. So nag-reply ako ng I miss you too. And then, sabi niya, na-miss niya raw yung mga lambing ko sa chat. Naluha ako noon. Medyo may konting pagsisisi. Kasi akala ko pag hiniwalayan ko siya, magiging masaya siya. Dahil sa ginawa ko, parehas pala kaming nagdurusa. Akala ko ako lang yung masasaktan. Akala ko lang pala. So nagtuloy-tuloy ang communication namin. Pero hindi na as lovers, kundi as friends. Pero alam ko deep down, may feelings pa ako sa kanya. Until one day, nalaman ko na nagtapat siya ng nararamdaman sa kapatid ko. Nalaman kong matagal na niyang crush ang kapatid ko. Para bang gusto ko nang mawala? Sa dinami-rami ng tao, ba't sa kapatid ko pa? Pero wala naman ako magawa. Kasi sino ba naman ako? E napakamahiyain ko. Yung kapatid ko, ang saya-saya kasama. Pasimple kong tinanong yung kapatid ko tungkol sa naging ex ko. At sabi naman niya sa akin, paaasahin ko lang yan. Nang marinig ko yun, ako ang nasaktan. Nagalit din ako sa kapatid ko. Naiiyak din. Gustuhin ko mang paasahin yung sarili ko na hindi siya type ng kapatid ko, pero nakikita ko sila eh. Nakikita ko sila sa school na magkasama. At ang sweet-sweet nila. One time, dumaan pa ako sa kantina. Nakita ko silang kumakain. At pagkatapos kumain, nag-holding hands sa koridor. Kaya one day, sa bahay, sinabihan ko yung kapatid ko.
Sabi ko, uy, huwag mo namang paasahin yun. Kasi, sasaktan mo lang yun. Pero matigas ang ulo ng kapatid ko. Sabi niya, siya nang bahala. Iniisip ko noon na baka may feelings na rin siya para sa ex ko. Na gusto niya rin talaga itong makakasama. Na gusto niya nagbabonding sila. Araw-araw, palihim akong umiiyak. Nasasaktan kung bakit ko pa kasi hiniwalayan yung taong mahal ko. Pero naiisip ko rin na tama lang din yung ginawa ko. Kasi pwede ngang mag-jowa pa rin kami hanggang ngayon. Pero iba naman yung gusto niya. So sabi ko sa sarili ko, lalayo na lang talaga ako. Then one day, nagkasulubong kami sa school. At ang sabi niya, di mo na pinapansin. Di mo na ako pinapansin. May ginawa ba ako masama sa'yo? Hindi ko sinagot yung tanong niya. Nag-walk out ako. Gusto ko lang namang mag-move on eh. So ang naisip ko, yung isang kaibigan ko kaya, gamitin ko para magpretenda lang kami na mag-jowa kunwari. Pumayag naman yun. Pero hindi naman nagtagal, tinigil namin yun. Kasi parang niloloko ko lang yung sarili ko. At isa pa, matindi talaga yung feelings ko para sa ex ko. Umaasa ako na balang araw, babalik siya sa akin. Walang nakakaalam actually na may feelings pa ako sa kanya. Kasi nga nagpe-pretend ako na naka-move on na. Nagsisisi rin ako na in-ignore ko siya. Tapos nalaman ko na yung kapatid ko may jowa ng iba. Kaya ang ginawa ko, nagalit talaga ako sa kapatid ko at sinabi ko sa kanya na, o di ba lumalabas kayo ni ano? Pinapaasa mo lang siya. Itigil mo na yun. At ayoko mang gawin sa ate ko yun. Pero parang binlockmail ko siya. Ang sabi ko, kung hindi mo tatapusin yung inyo, sasabihin ko sa jowa mo. So ayun. Hindi na pinansin ng kapatid ko yung ex ko. At dahil nga hindi na pinapansin ng kapatid ko yung ex ko, sa akin lumapit ngayon ang ex ko. Ang alam ng ex ko, eh ako ang dahilan kung bakit hindi na siya pinapansin ng kapatid ko. Ang akala niya, pinapaglayo ko sila sa isa't isa. Hindi ko inamin na may boyfriend na yung kapatid ko. Pero sa totoo lang, ayoko lang naman na masaktan yung ex ko. Ayoko na magmukha siyang tanga kasi hindi niya naman deserve yun eh. Gusto ko yung sabihin yung totoo pero gusto ko rin protektahan yung kapatid ko. Alam ko na hindi siya maniniwala sa sasabihin ko. Kasi sino ba naman ako para paniwalaan niya? Ayoko rin siraan yung kapatid ko.
Wala na akong magawa eh, kundi umiyak. So hindi na kami napansinan after nun. Pero talagang iba ang damdamin ko. Kahit anong pigil, lumalabas ang gigil. One time, nagka-sharean kami ng kaibigan ko. At nasabi ko pa rin na gusto ko pa rin siya. So ang ginawa naman itong kaibigan ko, eh sinabi ito sa ex ko. At ang kwento sa akin ng kaibigan ko nung nag-usap sila, sinabi daw ng ex ko sa kanya na sana noon niya pa sinabi yun nung okay pa kami, nung hindi pa kami nag-away. Naka-move on na ako eh. Naisip ko lang, sino ba namang aamin, diba? Alam ko namang kapatid ko talaga yung gusto niya. So, eto ako ngayon. Nagsisisi sa mga desisyong nagawa ko. Ayokong magulo na ng buhay ng iba. Pakiramdam ko, ang tanga-tanga ko rin. Pakiramdam ko ang martir-martir ko. Umaasa na babalik ang taong mahal ko balang araw. Pero mukhang naghihintay ako sa wala. Ang gusto ko lang sa ngayon ay kapayapaan. Sa ngayon, mahal ko pa rin talaga siya. Araw-araw, binabasa ko at binabalikan ko yung mga message namin sa isa't isa. Kabalik-balik kong tinitingnan yung litrato naming magkasama. Umaasa pa rin. Paano ba makamove on? Makakahanap pa rin ba ako na makakapagpasaya sa akin? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Anna. At ito ang aking secret file.